Amen. Magandang gabi. Magandang gabi po sa atin lahat, mga kapatid, mga kaibigan, at mga kamanggagawa sa ubusan ng ating Panginoon. Muli tayo po ay narito sa ating pong programang Tinig ng Pag-asa. Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab Cruzada ng Alaminos and Jablu, Alaminos, Pangasinan, na bumabati po sa inyo ng magandang gabi sa ating lahat. Praise the Lord. Gandang gabi sa aking mga kamanggagawa, mga co-pastor sa Ministeryo ng Jesus Philip Lift Up, maging sa aking mga kasama sa iba't ibang panig ng mundo, ng bandang ng Pilipinas, sa gawain ng pagpapalawak ng Ebanghelyo ng Panginoon. Uli tayo po ay narito upang tunghayan ang ating pong serye ng pag-aaral sa buwan na ito na ating pong binubuksan ang usapin patungkol po sa Everlasting Covenant. Kaya po sa gabing ito, samahan niyo po ako na sa maikling panahon tayo po ay magkadaupang palad upang ating pong tunghayan ang sinasabi po ng Panginoon patungkol po sa kanyang Everlasting Covenant. Sige po, samahan niyo po akong basahin ang aklat po ng Jeremiah chapter 32 verse 40. Muli basahin po natin ang sinasabi. Ang sabi dito, I will make an everlasting covenant to them or with them. I will never stop doing good for them. I will put a desire in their heart to worship me, and they will never leave me. You know? And they will never leave me. Ako'y gagawa ng walang hanggang tipan sa kanila. No? At ako'y hindi titigil. Sabi nga ng Panginoon, I will never stop. No? Na paggawa ng mabuti sa kanila at ilalagay ko ang kagustuhan sa puso nila na ako ay kanilang sambahin. And they will never leave me. Ayan. So ito pong everlasting covenant, no, mga kapatid, no, na binabanggit po dito ng ating Panginoon, ay kung inyo pong mamarapati, no, basahin nyo po yung aklat po ng Jeremiah, beginning chapter 31 up to chapter 34, no, makikita nyo po dyan yung sinasabi po ng ating Panginoon patungkol po sa tipan na kanya pong ibibigay sa atin, ano? Alam niyo po ba na bibigyan ko lang po kayo ng isang idea, no? Ito pong binanggit ng ating Panginoon dito po kay Jeremiah patungkol po sa kanyang bayang pinili na everlasting covenant ay nakapaloob po sa covenant para sa atin sa panahon natin ngayon. Okay? So sa covenant po, no, mga kapatid, meron pong dalawang klase ng covenant, no, ang Panginoon sa atin. No, two kinds of covenant, or ang ibig sabihin po ng covenant, ang pinag-uusapan natin covenant dito sa Panginoon ay yung pong spiritual agreement or spiritual covenant. Okay? Ito po yung pinag-uusapan natin kasi meron pong tinatawag na human covenant, no, yung man to man. Ito po spiritual, ibig sabihin from to God to man, ano, yung covenant po natin. So there are two kinds of agreement or spiritual agreement, no, panahon natin ngayon at saka panahon natin noon. No, number one is the old covenant or tinatawag po na Sinaitic, no, na ginawa po ng Panginoon panahon po ni Moses, no, yung sa Sinai. No, then the new covenant, no, yung po ngayon, yung evangelical
At ito po ay nangyari sa panahon po ng ating Panginoong Jesus, no? Yung una, Sinaitic, no? Pangalawa po, yung sa New Covenant or Evangelical. So, kaya ko po binabanggit ito, mga kapatid, dahil gusto pong makita ninyo yung pong nakasulat po dyan sa Book of Jeremiah, chapter 31, beginning chapter 31, ano? Although ang tinatakil po natin ngayon ay ang chapter 32, verse 40, about the everlasting covenant. Mga kapatid, pag inyo po binasa yan, no? Sa chapter 31, beginning 31 to 34, you will read about it, no? Pag binasa nyo po yan, ang sinasabi ng Panginoon dyan, no? Ako ay lilikha ng pakikipagtipan sa kanila. Bagong tipan. Okay? So, yan pong covenant na ito, ito pong 32, verse 40, nakapaloob po ito doon sa sinasabi ng Panginoon na new covenant or yung evangelical, no? Ito po yung sinasabi ng Panginoon na gagawin niya. At ito nga po ay nangyari sa panahong ang ating Panginoong Jesus ay dumating dito sa mundong ito. Dala-dala po ng ating Panginoon yung pong new covenant o yung pong evangelical. So sa gabing ito, ating pong pagmasda, ating pong unawain, ano? Ang sinasabi po ng banal na kasulatan ng mga talata po, no? Na kung saan binabanggit po ng ating Panginoong Jesus, which is our Lord Jesus Christ, bring yung pong evangelical covenant o yung the new covenant. Kaya nga po, New Testament. Eh. Yung, anyway, yung covenant po is also a testament. Okay? Bagong tipan po ng Panginoon sa atin. Okay? So, marami pong covenant ang ibinigay ng Diyos sa atin noon pa. Una, yung covenant sa Edenic, sa Eden. No? Edenic covenant, tapos yung Adamic covenant. No? Napakarami po niyan. Ngayon, ito pong covenant, no? Ito pong binabanggit pong covenant sa inyo, yung the new covenant of God, no, sa atin. Ito po yung the fifth and the last, no, theocratic, no, covenant, no. Ito po yung ano, yung pong will of the Lord, no. Ito po yung binabanggit dito. So, ito pong babasahin natin ngayon ay patungkol po doon sa sinasabing new covenant of God sa atin. Okay? So, as I read this book on Luke chapter 4, verse 18, no? Ito po yung sinabi ng ating Panginoong Hesus. Pero actually po, ito po yung nakalagay din, no? Sa aklat po ng Isaiah chapter, if I'm not mistaken, chapter 61. No? Sabi dito ng ating Panginoong Hesus, "The Spirit of the Lord is upon me, for He has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim the captives will be released, okay? That the blind will see, that the oppressed will be set free." So, ang Espiritu daw ng Diyos ay sumasa kanya, no? Siya'y nilangisan para dalhin ang mabuting balita o magandang balita sa lahat ng mga may kahirapan. At siya'y pinadala ng Diyos para ipangalap, no? Ang pagpapalaya at pagpapadilat sa mga nakakulong, no? At pagpapadilat sa mga nabubulagan. Okay? At lahat ng tao, no, kailangan makalaya o to set free. So ito po yung bagong covenant ng Panginoon sa atin. One of the covenant, no, the new covenant that God has given unto us is to make us free. Palayain tayo, no? That's why si Jesus Christ came to this earth para po ang buong sangkatauhan ay makalaya po. Makalaya sa pagkakabilanggo, bilanggo ng bisyo, bilanggo ng kasalanan, sa lahat ng bagay na tayo po binilanggo, no, sa pamamagitan po ni Satanas sa buhay natin. So, God, no, send His Son for us to be able to, for us to experience na tayo po ay magkaroon ng kalayaan. So, ito po yung covenant na dala-dala ng ating Panginoon, okay? Yung new covenant na yan, ng everlasting covenant ng Panginoon sa atin, no, ay tayo po ay palayain. Remember po, pag pinalaya ka ng Panginoon, no, yan ay panghabang panahon na. Pinalaya ka na, kaya dapat hindi ka na bumabalik dyan. Okay? Now, if you read Galatians chapter 5, verse 1, so sabi ko nun, "So Christ has truly set us free." Okay? "Now, makes you that you stay free." Manatili kang malaya. "And don't get tied up again in slavery to the law." No? Huwag ka nang muling matali pa sa pagkaalipin ng batas o ng law. Okay?
So, kaya nga po tayo, ito yung covenant ngayon sa atin. Tayo po ay para ma-set free tayo, makalis tayo, makalaya tayo. No, kasi ito po yung new covenant na sinasabi ng Panginoon na He will make unto us, no, I will make to them everlasting covenant, no, sabing ganun ng Panginoon, na ito daw ilalagay sa puso natin, okay? Sa gabi nito, pag-aralan po natin ito, mga kapatid, na isa po sa everlasting covenant na binigay po sa atin ng ating Panginoon. Actually, napakarami pong covenant ang Diyos sa atin na binigay, eh, no, napakikipagtipan. Ay, ito pong pakikipagtipan sa atin ng Panginoon about everlasting covenant or setting us free. Now, let's take a look at this, no? Tayo po ay pinalaya na nga ng Panginoon. Dahil nga po sa pakikipagtipan ng Diyos sa atin, isa sa pinangako niya, sa covenant niya, natipan niya, no, sa atin ay tayo po ay bigyan ng kalayaan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, no, sa Galatians, so Christ truly set us free. Now, make sure that you stay free and don't get tied up again in slavery to the law. Okay, wag na daw tayo, manatili tayong malaya. Okay? Ito ngayon tayo. Okay? Set free, okay, under our everlasting covenant sa Panginoon. Okay, we are set free under everlasting covenant. Okay, number one, na dapat natin makita when we enter to the covenant of God, yung new covenant ng Diyos sa buhay natin, na isa po sa new covenant ng Panginoon sa atin, tayo po'y mapalaya. No? Once a man set free, number one, he knows the truth. The man who set free knows the truth. Okay? Alam mo na yung katotohanan. Kapag ikaw ay pinalaya na ng Diyos, alam mo na ang katotohanan. Dapat alam mo na. Dito mo makikita na ikaw ay talagang nakalaya na. No? Na nandoon ka na sa everlasting covenant ng Panginoon, which is you will know the truth. Diba? Sabi nga ng ating Panginoon, if you read, no, John chapter 8, verse 34, no? Jesus said, no? To the people who believe in Him, you are truly, John chapter 8, verse 31 to 32. Jesus said, sabi niya, to the people who believe in Him, you are truly my disciples if you remain faithful to my teaching. Kung mananatili kayong tapat sa aking mga turo. And you know the truth, and the truth will set you free. Okay? A person or a people, no, a group of people, no, who under the new covenant of God, which is isa po sa new covenant ng Panginoon, ay yung matayo po ay palayan, the set free. The person who set free knows the truth. Alam mo na yung katotohanan. Alam mo na yung katotohanan, alam mo na kung sino ang katotohanan, at ang sabi nga ng Panginoon, you are truly my disciple. Okay? If you remain faithful to my teaching. Kung mananatili tayong tapat sa katuruan ng ating Panginoon. And you will know the truth. No? You will know the truth because you already set free. Alam mo na ikaw ay pinalaya ng Panginoon. Alam mo na ang katotohanan na ikaw ay nakapaloob sa everlasting covenant ng Panginoon. Kaya dapat hindi ka na nakakapailalim pa doon sa pagkakabilanggo, pagkakakulong, o pagkaka under the captive of sin, under the captive of sin, because you were with God, you know Jesus is the one who set you free, so you will learn and you will understand what Jesus did for us, for you, for me, and for us. No, alam mo na yung katotohanan. So number one na makikita natin sa isang taong nakapaloob na sa covenant ng Panginoon and the experience na yung pagkalaya o setting free is he knows the truth. Okay? So alam mo na ang katotohanan, alam mo na ang dapat mong gawin, alam mo na yung tama, alam mo na yung mali, no? Alam mo na yung anong God dapat mong gawin para mapapurihan ng Panginoon, alam mo na yung dapat mong hakbangan, alam mo na lahat, no? At habang tumatagal, marami ka pang natututunan sa Panginoon. Kasi nga sabi ng ng Panginoon, if you are truly my disciple, kung ikaw ay tunay kong disipulo, mananatili kang tapat sa aking mga katuruan. Okay? So you know the truth. Malalaman mo pa yan. Malalaman mo pa. Makikilala mo pa ang Panginoon kasi malaya ka na. No? Pabalikan natin yung Galatians chapter 5 verse 1. Yan, sinabi nga ni Apostol Pablo, so Christ has truly set us free. Now, make sure
that you stay free. Siguraduhin mo lang, sabi ni Apostol Pablo, na manatili kang malaya. Kasi pinalaya ka na ng Panginoon, at kung ikaw nga ay truly disciple of God, you know what is the meaning of being set free by the Lord Jesus Christ. At alam mo ang halaga ng pagiging isang malaya. At alam mo ang halaga na ginamit o binayaran ng Diyos para ikaw, tayo, ay makalaya sa lahat ng pagkakaalipin. No? Dahil tinuturo nga sa atin ng Panginoon. Kaya sabi niya, if you remain faithful, okay? Dapat ito po yung makita natin, we remain faithful. Maging tapat tayo sa katuruan ng ating Panginoon. That's why, no? Kapag sabi niya nga po doon, kung tayo daw po ay mananatiling tapat sa kanya mga turo, malalaman natin ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Amen. Palalayain talaga tayo. Alam niyo, wala naman po katotohanan na hindi nagpapalaya sa atin. Diba? Kahit anong anggulo po ng buhay natin, kahit anong aspeto ng buhay natin, mga kapatid, mga magulang, no, sa mga nanonood po ngayon ng live stream na ito. Lahat ng klaseng katotohanan po, nagre-release po yan, nagpapalaya po yan, nasi-set free po. Diba? Eh, kasi po yun yung ano, eh, dapat na mangyari. At yan po ang nais ng Panginoon. And sabi ko, you will know the truth. No? Ano po ba ang katotohanan? Ang katotohanan na ikaw ay pinalaya na ng Panginoon. At sino po ba ang katotohanan? Ang ating Panginoong Jesus. Diba? Sabi niya nga sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth. Now, who is the truth? Jesus. Jesus is the truth. You will know the truth. I mean, malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Sino ang pa na magpapalaya sa iyo? Ang katotohanan. At sino po yung katotohanan? Ang ating Panginoong Jesus. Amen? No? You remain faithful to my teaching, sabi ng Panginoong Jesus. So, parang sinasabi ng Panginoon doon directly, no? Kundi hindi niya lang dinirekta, pero sinasabi niya dito, you will know the truth. No? Pag nalaman mo ang malalaman mo ang katotohanan, at ako, yung katotohanan doon, ha, si Jesus, ako ang magpapalaya sa iyo. Amen? So ito po yan, mga kapatid. No? We have to settle our life, no? being under the new covenant of God, no? Sa panahon natin ngayon, dala po ng ating Panginoong Jesus, and that covenant is under the everlasting covenant ng Panginoon sa atin. Kaya panghabang panahon po ito. Kaya nga po, pag pinalaya ka ng Panginoon, manatili kang malaya, di ba? Sabi nga ni Apostol Pablo, so make sure that you stay free. Manatili kang malaya, no? Kasi yung pagpapalaya sa atin ng ating Panginoon, panghabang panahon po yan. Ang magiging problema mo lang dyan, kung ikaw mismo ang bumabalik doon sa bilangguan kung saan ka pinalaya ng Panginoon. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang ibig sabihin po nito, kung ikaw mismo babalikan mo yung dati mong pagkatao, yung dati mong ginagawa, bago ka pinalaya ng Panginoon, bago ka inayos ng Panginoon, bago ka binihisan ng Panginoon, kung ikaw ay muli magbabalik doon, so hindi na kasalanan ng Panginoon yun. It is your fault. No, kasi bumalik ka eh. Samantalang to, everlasting covenant po ito. Yung setting us free. Amen. No, kaya ito pong dapat nating maunawaan, mga kapatid, mga magulang, no? Sa ating pong paglalakbay bilang tayo ay pinalaya ng Panginoon under the new covenant or evangelical covenant ng Diyos. Tandaan niyo po, the new covenant, wala na pong kasunod yan, wala na pong susunod pa dyan. Kasi sabi nga po doon, that is the last, no, the fifth and the last in theoretical covenant, no? Yan po yung panglima at panghuli, no? Marami po yan yung actually nakapaloob po yan sa mga covenant na yan, no? Katulad mo sinasabi sa inyo, yung Edenic covenant, Adamic covenant, Mosaic covenant, Abrahamic covenant, no? Palestine covenant. So ito pong Mosaic, no? Yung kay Moses noon. At ito pa nga pong dala-dala ng ating Panginoon si Jesus, the new covenant, no? Ito pong evangelical. So tayo po ay pinalaya na, kaya dapat alam na natin yung katotohanan. Ngayon, ang tanong dito, alam mong pinalaya ka na pero hindi mo pa alam ang katotohanan, hindi ka pinalaya. Alam mo lang na nakalaya ka.
pero hindi ka pa nakakalaya. Kaya dapat, para masigurado mo na ikaw nga ay na-set free na, alam mo yung katotohanan. Ano po ibig sabihin nito, mga kapatid? Kung ikaw talagang pinalaya na, alam mo na ikaw ay nakapailalim sa pangangalaga ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos, dala mo ang pangalan ng Diyos, no? Ikaw ay ambassador ng Diyos, kaya kahit saan ka dali ng Panginoon, alam mo yung katayuan mo. Yun ang katotohanan doon. Amen. Anak ka ng Diyos at ikaw ay may mandato na dapat mong gawin, no? Na dapat mong sundan na ang katotohanan noon, ikaw ay kinuha ng Panginoon doon sa kabilangguan ng kasalanan, ng bisyo at anumang bagay sa mundong ito upang gamitin niya sa kanyang ubusan or sa pagpapalawak ng kanyang ebanghelyo dito sa lupa. So we are set free, okay? Number two, no? Na under po ng everlasting covenant, the man who set free is free from sin. Okay? Number two is free from sin. Free from sin. No? Malaya ka na sa kasalanan. Okay? Kaya nga, if you read the Romans chapter 6 verse 18, no? As I read in Tagalog, no? Sabi ko nun, at yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay naging alipin kayo ng katwiran. No? And so you are freed from sin, no? Tayo po'y pinalaya na sa kasalanan. Pero ano naman po, naging alipin tayo ng katwiran, no? Under the righteousness. So you are free from sin. Ang problema lang po, mga kapatid, mga magulang, meron pong mga misinterpretation dito eh. The Bible says, I am free from sin. So anong ibig sabihin? Malaya na ako magkasala? No, hindi po. Ibig sabihin, malaya ka na sa kasalanan. Wala ka na. Dati bilanggo ka ng kasalanan, ngayon hindi na. Malaya ka na. At ano? Naging alipin ka na ng katwiran. No? You are under the righteousness. No? Babalikan na naman po natin, sino ba yung righteousness? Diba? Ano ba tong righteousness na to? Yung katwiran ng Diyos. No? Hindi po katwiran. No? Hindi po katwiran, kundi katwiran. No? Pagiging matuwid. Iba po kasi ang interpretasyon eh, katwiran. Laging nangangatwiran. Ang katwiran, ang pangangatwiran ay malaya na ako sa kasalanan, malaya na akong gumawa ng kasalanan. No? Kasi ang sabi ng Bible, no? Isang beses lang dinigay ni Jesus ang kanyang buhay at hindi na mauulit yon. Kaya ako, pinatawad na ng Panginoon, kaya malaya na ako sa kasalanan. No? Malaya na ako, kaya kahit gumawa ko ng kasalanan, malaya na ako. That's really, really a big wrong, a big mistake po yan, mga kapatid, mga magulang. No? Hindi po ganun ang interpretation noon, no? We are free from sin. Pero tandaan nyo po, dapat po, no? Dahil nga po tayo pinalaya ng Panginoon sa kasalanan, tayo naman ay naging alipin ng katuwiran. Ng katuwiran. Matuwid na pamumuhay. Saan po kayo nakakita ng matuwid na pamumuhay kung ikaw ay patuloy na nagkakasala? Amen? No? Kaya nga po kung ating pong babasahin, sa Romans chapter 6, verse 22, no? Ito pong verse 22, no? Basahin nyo po. Sabi po dito ng Romans chapter 6, verse 22, but now, you are free from the power of sin. Ngayon, malaya ka na sa kapangyarihan ng kasalanan and have become slaves of God. At ikaw ay naging alipin na ng Diyos. Now, you do those things that lead to holiness. Ngayon, gawin mo yung mga bagay na yan na magdadala sa iyo sa kabanalan and result in eternal life na magre-resulta sa walang hanggang buhay o buhay na walang hanggan. No? But now you are free from the power of sin. Grabe, malaya ka na sa kapangyarihan ng kasalanan. Kita nyo po, makapangyarihan ng kasalanan from the power of sin and have become slaves of God. Tayo po ay naging alipin na ng Diyos. Tandaan nyo po ha, lingkod tayo ng Diyos, naglilingkod tayo sa Diyos. Hindi na tayo alipin ng kapangyarihan ng kasalanan. Kaya tandaan nyo po, a man who set free is free from sin. Malaya na sa kasalanan. No, hindi na malayang gumawa ng kasalanan. Okay? Tandaan nyo po, no? Minsan lang po talaga binigay ng ating Panginoon ang kanyang buhay at hindi na po mauulit yun.
Kaya huwag po nating sayangin, mga kapatid, ang buhay ng ating Panginoong Hesus, ang dugo niya na umagos sa lupain ng Golgota at ang kanyang katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. No? We are being set free. Ngayon po tayo ay dapat nating maunawaan na we are free from sin. Okay? So ito po yung sinasabi sa atin sa gabing ito. Unawain po natin na tayo po'y pinalayan ng Panginoon sa lahat ng aspeto sa buhay natin. Okay? In Romans chapter 8 verse 2, no? If you read this verse, no, sabing ganun. And because you belong to him, no? The power of the life-giving spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Okay? And because you belong to him, no? Tayo po, no? Ay napabilang na sa kanya. Kanino? Sa ating Panginoon. At ang ating Panginoong Hesus po, saan siya? Ano po siya? Siya po ang katotohanan. At ito pong ating Panginoong Hesus, ano po ang dala niya? Yung pong new covenant ng ating Diyos. Ano po yung new covenant yan? Yan po yung tinatawag natin ngayong pakikipagkasundo sa Panginoon, no? The new covenant, which is the evangelical covenant, no? Ito yung panahon natin ngayon, no? Yung ang tawag doon, bagong tipan, no? Yung new covenant ng Panginoon sa atin. Kaya po ito sinasabi dito ni Apostle Pablo, and because you belong to him, you belong to Jesus, the power of life-giving spirit, no? Yun daw pong kapangyarihan ng nagbibigay buhay na espiritu, no? Ay pinalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan that leads to death, na nagdadala sa atin sa kamatayan. Di ba nga po, no, sabi ng Romans chapter 6 verse 23, no? For the wages of sin is death. Eh wala na po tayo doon, mga kapatid. Pinalaya tayo ng Panginoon doon po sa the wages of sin is death, no? Yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Binayaran na po ng Panginoon yun. Tignan nyo po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang binayad po ng Diyos sa ating mga kasalanan ay ang kamatayan po ni Kristo Jesus. At yun po yung dahilan kung bakit tayo nakalaya. Pinalaya tayo ng Diyos. Tinanggal tayo sa captivity ng kapangyarihan ng kasalanan. No? Kaya nga, and because you belong to Him, the power of life-giving spirit, yun daw kapangyarihan ang nagbibigay buhay na espiritu, ang siyang nagpalaya sa atin. Sino ba yung life giver? Sino ba yung life giving spirit na yan? Sino ba yung life giver na binabanggit ito? Di ba? None other than our Lord Jesus Christ itself. Amen? Siya po yung nagbibigay buhay eh. No? Kaya nga ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No? Eh, pero dahil po pinalaya na tayo sa kasalanan, so wala na tayo doon sa kamatayan, no? Na buhay na tayong muli, no? The new generation, nagkaroon po ng regeneration. Under the new covenant, there is a regeneration. Na regenerate tayo, no? Na bago. So if anyone is in Christ, is a new creation. Covenant pa rin po 'yon, no? Covenant pa rin ng Panginoon 'yon. At hindi 'yung binabago ng Panginoon, everlasting pa rin po 'yung covenant na 'yon. Na ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Whoever be, no, in Christ, sino man ang maging makiisa kay Kristo ay gagawing bago ng Panginoon. Babalik pa po siya sa original design ng Panginoon. Yung concept ng Diyos sa tao na merong kong lagi pong nakikipag-usap. Di ba ang original design po ng Panginoon sa tao? Yung palagi niyang nakakausap, lagi siyang kinakausap ng tao, di ba si Eva at Adan? Nataalala nyo, lagi niyang kinakausap, no? Kaya nga, long one time, no, ay hinanap niya dahil gustong kausapin ng Diyos, no? Itong dalawa, hinanap niya, wala sa Garden of Eden, nagtatago. It's just because, no, nakagawa sila ng kasalanan. And eventually, when they commit sin, no, ang kanilang pong espiritu ay namatay, no? Kaya nga, the wages of sin is death, no? And of course, no, ayun, pumasok na sa tao po yung physical death. Okay? So kaya sabi ni Paul dito, because you belong to Him, papalitan ko po, paparephrase ko para mas maunawa natin. Because you belong to Jesus, the power of the life-giving spirit has freed you. Amen?
So ito po yung dapat nating maunawaan, okay? We are free from sin, no? If you say you are under the covenant of God, no? That ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, you are been set free, pinalaya ka na, dapat tandaan mo kapatid na ikaw ay free from sin. Okay? Hindi ka sin-free. Okay? Ikaw po ay free from sin. Okay po ba yun? So hindi ka dapat na bumabalik pa sa kasalanan. Di ba po ang sabi ni Apostol Pablo, if you read Romans chapter 6 verse 1, no, if you read that, and sabi niya hanggang verse 2, sabi niya ganun, no? Mananatili pa ba tayo? Mananatili pa ba tayo sa paggawa ng kasalanan upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Sabi niya doon sa Romans chapter 6, no? Verse 1. No, verse 2, sabi niya hindi, no? Sapagkat patay na tayo sa kasalanan. Okay? Pinatay na tayo sa kasalanan kasi si Jesus Christ has paid it all for us. So patay na tayo doon sa kasalanan. Ibig sabihin, pag patay na, malaya ka na. Malaya ka na sa kasalanan. Wala nang reflection sa iyo dapat ang kasalanan. Hindi na nagmamanifest. Wala nang talab. Wala na. Hindi na pwedeng kasi nabalutan ka na ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang dapat mong gawin doon, you have to make sure, no? Balikan po natin yung Galatians chapter 5 verse 1, ang sabi niya doon, no? Now make sure that you stay free. Yun po yung dapat mo. May maintenance po, mga kapatid. Kailangan na may maintain mo na ikaw ay malaya. Pinalaya ka na ng Panginoon. Huwag ka nang muling bumalik pa doon sa bagay na magbibigay sa iyo ng muling pagkabilanggo, pagka-captive, no? Nakakadinahan ka na naman, no? Ng kasalanan, no? Eh, pinalaya ka na nga ng Panginoon, babalik ka pa doon. Everlasting na nga yung binigay sa iyo ng Panginoon, tapos babalik ka pa rin sa pinanggalingan mo, no? Di ba nga, sabi ng ano, ng Bible, no? Hindi tayo dapat mukhang aso o mukhang baboy, no? Alam yung baboy, kahit paliguan mo ng paliguan yan, mamayang konti, makikita mo, madumi na naman yan, no? Eh, doon mismo sa kanyang dumi, papagulong-gulong siya. Eh, ganun din ang aso, no? Ang aso, pagkaya ni nag-vomit, no? Pag nag-vomit ang aso, maya-maya, kakainin niya ulit yung vomit niya, no? Eh, yun, ayaw ng Panginoon yun. Pinalaya na nga tayo, eh, kaya huwag na tayong bumalik, no? Sabi nga ng ibang tao, ng mga matatanda noon, no? Eh, pagka ganun, parang kang kumuha ng bato, pinukpok mo sa ulo mo. Ganun po yun, no? Eh, binuhay na tayo ng Panginoon, eh. Yung relationship natin sa Diyos, nabalik na, eh. Na-reconcile na tayo, eh. Na-reunite na tayo sa Panginoon. So, dapat yung gawa ng kaaway na yan, yung kasalanan, huwag nang mag-manifest sa atin. Or, kung sakali man, ano, hindi natin maiwasan. Alam po, may mga tao po talaga hindi na iiwasan. No, sabi nga, nakakagawa naman tayo ng mali. Pero tandaan nyo po, meron tayong dapat na ginagawa. No, huwag nating hayaan na tayo pa. Sabi nga ni Apostol Pablo, no, ay hindi sasagana sa atin ang kapangyarihan ng Panginoon kung tayo mananatili pa sa paggawa ng kasalanan. Wala na tayo, eh. We're free from sin. Okay? Ayan, sabi ni Apostol Pablo, pinalaya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin kayo ng katwiran. Okay? Alipin tayo ng katwiran at hindi tayo alipin ng kasalanan. Okay? Sa katwiran tayo. No, sa katuwiran ng Diyos, sa righteousness, at wag na tayong mga tuwiran. No? Eh kasi po, Brad, kasi ko po, sis, kasi po, pastor, eh hindi ko po sinasadya o ganito ganyan, nayaya lang po ako, pinagbigyan ko lang po, no? Hindi katuwiran yan, ako, hindi mo ikakatuwiran yan, no? Sabi nga ng batas ng tao, ignorance of the law excuses no one. The same po yan, mga kapatid. Sa Diyos po, kasaganon din po yan. No, ignorance of the law excuses no one. Ibig mo sabihin yung mga taong gumagawa ng mali, excuse sa Panginoon yun, no, dahil hindi nila alam, no. Hindi po yun, no. Kaya nga nagpapadala ang Panginoon ng mga taong maghahayag ng salita ng Diyos upang malaman mo. Eh lalo na sa panahon natin ngayon, ano, napaka-rampant na po ang preaching the gospel, no, including dito po sa ating social media, no. Marami na pong nagpo-post ng mga Bible verse, mga Word of God, ng mga
mga inspirational quote, no? Makikita natin 'yan, no, sa FB, kahit po sa YouTube, may mga preaching, no, may mga evangelism. So marami ng way, no, kaya hindi pwedeng ano. Kaya tayo po mga kapatid, no, we are free from sin. Tandaan niyo po, pinalaya na tayo sa kasalanan. Do not live under sin. Tandaan niyo po 'yan. Huwag, sabi nga, babalikan niyo po yung Romans 6 ha, chapter 1 at chapter 6 verse 1 and 2, huwag na tayong mamuhay, no? Sasagana ba sa atin? No? Mararanasan ba natin kasagana ng Panginoon kung tayo mamuhay pa sa kasalanan? Sabi ni Apostol Pablo, hindi, sapagkat patay na tayo sa kasalanan. Amen. Praise the Lord. Okay? So, pangatlo po, no, na makikita natin sa a man who set free, no, under the covenant of God, ang covenant ng Panginoon, no, everlasting covenant yan, na tayo magkaroon ng kalayaan. Palayain tayo ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng ginawa ng kaaway sa atin. Okay? Pangatlo po, no, na makikita natin, a man who set free, no, ito po, sabi ganun, a man who set free, free to call God. Okay? Malaya siya. Ang tao pong nakalaya na, pinalaya na ng Panginoon, binigyan ng kalayaan ng Diyos, tandaan nyo po, no, ay malayang nakakatawag sa Diyos. Amen. No? If you read Psalms 118 verse 5, no? Psalms 118 verse 5, sabi po dito, in my distress, I prayed to the Lord, and the Lord answered me and set me free. Okay? In my distress, sa aking kapanglawan, sa aking kalungkutan, sa aking kabagabagan, sa aking problema, sa aking pagsubok, no? Sa aking mga pinagdaraanan, di ba? Sa aking failure, sa aking frustration, parang ganyan po 'yan, no? In my distress. Okay? Ang ganda ng ginamit na word, no? Anyway, ang ginagamit ko po ay NLT, New Living Translation. In my distress, I prayed to the Lord and the Lord answered me and set me free. Nanalangin ako sa Diyos. Kailan? Sa panahon ng kanyang kapanlawan, sa panahon ng problema, pagsubok, sigalot, karamdaman, no, kawalan. Andiyan na lahat eh, no? Sa panahong yun, nanalangin ako sa Diyos. At ang Diyos ay sumagot, sinagot ako, at ako'y pinalaya. Wow! Grabe! No? Kaya alam nyo po, no? Ito pong word na ito, no? Talagang, ito po'y talagang makikita mo sa sumulat na to. Pinalaya talaga siya ng Diyos. No? Talagang naranasan niya, he has set free. He know. No? Talagang alam niya. Alam niya ang katotohanan. Okay, kaya ngayon number one po natin, he knows the truth. Alam niya ang katotohanan that he is free to call God. Huwag kang tumawag sa Panginoon. No? Huwag kang tumawag sa Panginoon. No? Ayan mo kaya yung mga tao na walang relasyon sa Diyos, no? Yung mga hindi pa nakakalaya, hindi nila alam kung paano tumawag sa Panginoon. Kasi sabi nga ganun, you will know the truth. O, di ba? Malalaman mo ang katotohanan. Malalaman mo. Ano ba ang katotohanan pag may problema ka? Tatakbo ka kanino? Mo, di ba? Sa Panginoon ka agad. Kaya alam mo, you are free to call God. No, you are free to call God, no? Once na alam mo na ikaw ay pinalaya na, no? Malayo o ano, malaya ka na sa kasalanan. No, pag dumarating ang distress sa buhay mo, kapanglawan, sabi nga po sa Tagalog po 'yan, distress, yung kapanglawan, kalungkutan, no? Andiyan na po. Kawalan, problema, pagsubok, andiyan na po lahat yan eh. I pray to the Lord. Wow! Manalangin. Eh, alam nyo mga kapatid, napaka-importante po sa isang mananampalataya. Lalo na po tayo na may pagkaunawa sa Diyos. Yung marunong tayong manalangin. No? Especially in the times of distress in your life. No? Pagka meron pong dumarating na kapanglawan o distress sa buhay mo, don't forget to pray to the Lord, no? Alam mong ikaw ay nagigipit, pray to God, no? Pwede pa po yung everyday life natin, we prayed every time we woke up in the morning, before we go to sleep, no, we pray, no? Actually, bago tayo kumain, okay? Remind ko lang po, ah, bago kumain, kailangan po nananalangin,
Ako po, eh ako po, marami akong kilala mga Kristiyano kahit po matatagal na. Pagdating po sa pagkain, nakakalimutan kumain, lalo tutom na gutom. Huwag na huwag niyo pong kakalimutan. Okay? Paglalabas ng bahay, pag-aalis ng bahay, do not forget to pray. Okay? Do not forget to pray. Kaya nga po, kung ikaw ay talagang pinalaya na ng Diyos, kung ikaw ay talagang nakaranas na, nando doon ka sa sinasabi mong New Covenant or yung New Testament ng Panginoon sa buhay natin, at kasama ito sa New Covenant ng Panginoon na tayo po'y palayain ng Diyos, at kung sinasabi mo sa sarili mo na ikaw ay pinalaya na ng Panginoon, ikaw ay free to call God. Amen? No? Huwag ka munang pumunta kung kani-kanino. Kung meron kang pinagdadaanan sa iyong buhay, meron kang kabigatan, may problema ka, may kawalan, no? Meron kang, let's say, sabihin natin, problema mo, budget, no? May problema ka sa pera, sa financial. Nothing is impossible to God, mga kapatid. No? Alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Kaya tandaan po natin, sa Diyos lang po tayo tatakbo muna. Okay? No? Siya muna ang unahin natin. Seek it ye first the kingdom of God, mga kapatid. Kasi free ka naman eh. You are set free, so you're free to call God. No? Wala na eh. Kaya nga, you are free from sin, so malaya ka na sa kasalanan, kaya mayroon ka ng karapatang tumawag sa Diyos. Bakit? Kasi nga, wala na yung kasalanan sa iyo eh. Remember what the Bible says in the book of Isaiah chapter 59, verse 1 and 2? What the Bible says, di ba, sabi nga nun, the arm of the Lord is not short to reach you out. No, the ear of the Lord, no? Hindi bingi para hindi ka marinig. But, yung verse 2 po, but your iniquities is the reason, no? O, yun daw ang dahilan kung bakit ipinapaling ng Diyos ang kanyang paningin sa iba. Bakit? Anong kasalanan? Anong dahilan? Bakit hindi ka pinapansin ng Panginoon? Yung kasalanan. Eh dahil nga po ikaw ay pinalaya na ng Panginoon sa kasalanan, you are set free, no? In sin, no? You're free from sin, may karapatan ka ng tumawag sa Panginoon. At maririnig ka ng Diyos. Bakit? Wala ka na sa kasalanan. Kasi yung kasalanan ang magiging dahilan eh, para hindi makapenetrate yung glory ng Lord, yung glory ng Panginoon. Hindi makakapenetrate yung glory ng Lord ang kapagkakalwalati ng Panginoon kapag makasalanan ng isang tao, no? Kaya walang glory. Kaya pansin niyo po yung mga tao may mga ginagawang mali. Tingnan niyo po kahit po Kristiyano pag may mga ginagawang mali, wala ka glory mo ka. Hindi mo makikita. Hindi struggle eh, 'di ba? Pero kapag kayan ay open ang puso sa Panginoon, malinis, no? Busilak, may pusong dalisay, 'di ba? Yung nakaraang buwan, yan yung naging tema natin, ano? Meron tayong pure heart, no? 'Yun ang kailangan natin. Tayo po ay makakaharap ng matino sa Panginoon, maayos sa Panginoon, kasi tayo po ay pinalaya na ng Panginoon sa kasalanan. At tayo po ay malaya ng makakatawag sa Diyos. Kaya sabi niya, in my distress, I prayed to the Lord, and the Lord answered me and set me free. Amen. Praise God. No, grabe po talaga ang ginagawa ng Panginoon. He set us free. No, yan ang covenant niya sa atin. Yan ang tipan ng Panginoon sa atin. This is the new covenant of the Lord. Tandaan niyo po ah, the new covenant of God is the fifth and last, no, theocratic covenant ng Diyos. Last na po yan. Yung pakikipagkasundo ng Diyos sa atin, huli na po yan. Everlasting covenant po yan. Okay? Ako po, inaamo ko po kayo, basahin niyo po yan. Chapter 31, 32, 33 ng Jeremiah. No? Basahin niyo po, makikita niyo po yung covenant ng Panginoon dyan. Nandiyan po yung sinabi ng Panginoon, I will put to them. Oh, kita niyo po, grabe yung covenant ng Panginoon sa atin. If you read the Jeremiah chapter 31, verse 31 to 34. Mababasa niyo po doon na mismo ang Diyos ang magtatanim para sa atin. At siya yung maglalagay sa puso natin ng mga salita niya para hindi daw natin makalimutan. No? At tayo ay maglilingkod sa kanya. At ang sabi niya pa doon, I make it wholeheartedly with all my heart, with all my soul. Grabe ang Panginoon.
nakipagtipan siya sa atin at gagawin ng Panginoon yan sa mga tapat na lingkod niya. Kapatid, sa gabing ito, kinakausap tayo ng Panginoon. Tandaan niyo po mga kapatid, tayo po'y pinalaya na ng Diyos under the everlasting covenant. No, ito pong new covenant ng Panginoon sa atin. One of the covenant of God is we set us free. No? Pero tandaan niyo po, ito pong kalayaan natin mga kapatid. Hindi po natin ito dapat ginagamit para tayo po ay makagawa ng hindi kagustuhan ng Panginoon. Sabi nga, stay free, no? And out under the bondage of sin. If you read the Galatians chapter 5 verse 13, sabi ni Apostle Pablo, for you have been called to live in freedom. Tayo po. For you have been called to live in freedom, my brothers and sisters. No? My brethren, sa ibang translation po. Kayo'y tinawag, no, para mamuhay ng may kalayaan. Pero tignan niyo po ah, yung pong mga membro ng Bat Club. But, sabi niya, don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Ngunit, huwag mong gamitin ang kalayaan mo para magawa mo ang magpagkakasala. No? Instead, no, use your freedom to serve one another in love. Instead, no, nang sumakatuwid or nang sagayon, gamitin mo ang iyong kalayaan para maglingkod sa isa't isa ng may pagbibig. Yun ang sinasabi ng Panginoon. This freedom, no, gamitin natin, hindi lang po sa atin, no, kailangan po gamitin natin itong pagpapalaya sa atin ng ating Panginoon to serve one another in love, na may pag-ibig po. Maglilingkod ka sa iyong kapwa, maglilingkod tayo sa isa't isa, magpapalakasan tayo sa isa't isa ng may pag-ibig. Kasi nga po, ang Diyos po ay pag-ibig. Kaya po laging dapat kasama ang pag-ibig. Amen? For you have been called to live in freedom, my brothers and sisters, but don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to serve one another in love. And 1 Peter chapter 2, verse 16 and 17, for the Lord, ito sinabi ni Apostle Pedro, no, ni Peter, sabi niya, for you are free, ikaw ay pinalaya na, yet you are God's slave. No? Napalaya ka na, pero tanda mo, alipin ka ng Diyos. So, don't use your freedom as an excuse to do evil. Huwag mong gamitin ang iyong kalayaan para makagawa ng kasamaan. Okay? Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, no? You are not free, no? Because hindi ka pinalaya sa kasalanan para gumawa ng kasalanan. Okay? Kaya, you are free from sin, pero tanda mo po, dapat hindi ka naman gumagawa ng kasalanan. Hindi yung, okay na, pinalaya na ako ng Panginoon sa kasalanan, kaya kahit gumawa na ako ng kasalanan, malaya na ako, pinalaya na ako yan. Mali po. Tuloy ko po, respect everyone. Atin niyo po ah, what Paul says in Galatians chapter 5 verse 13. Almost the same po dito sa sinasabi ni Peter sa 1 Peter chapter 2 verse 16 to 17. Respect everyone and love your Christian brothers and sisters. Sino po magmamahalan? Christian brothers and sisters. Fear God and respect the King. Okay? The King, oh, the King itself, dito po, ang nakalagay po dito ng King, if you read in New Living Translation, yung King po yung small letter. Okay? Hindi po yung King na big letter. Pag sinabi pong King na big letter dito, ang ating Panginoong Jesus. Okay? Respect everyone and love your Christian brothers and sisters. Fear God. No? Respetuhin, magrespetuhan ang bawat isa. At mahalin mo ang iyong kamanggagawa, no?
kapwa Kristiyano, babae o lalaki, magkaroon ng takot sa Diyos at magkaroon ng respeto sa hari. Sino po yung hari? Okay? Tayo po yun eh, yung maliliit, no? Yung respect the king. Okay? Dahil ang king, king of kings, tayo po yung kings, at ang king po dito ang ating Panginoong Jesus. Okay? So, dito po mga kapatid, ibinibigay sa atin ng Panginoon ang isang perspektibo na tayo po'y nakapaloob doon sa covenant ng Panginoon, the new covenant of God. This new covenant is everlasting. At isa po doon sa new covenant na yun ng Panginoon sa atin is to set us free. Kaya po mga kapatid, mga magulang, sa gabing ito, ipinapaalala lang ng Panginoon sa atin that we are being set free. But remember what the Bible says. You have been called to live in freedom, my brothers and sisters. But don't use your freedom to satisfy your nature. At tatalon po ako dun sa 1 Peter, dito na po ako magtatapos. For you are free, yet you are God's slave. So don't use your freedom as an excuse to do evil. Huwag mong gamitin ang kalayaan mo para makagawa ka pa ng kamalian, kasalanan sa Panginoon. Ano man ang sinasabi ng kaaway sa'yo, hindi dapat nagre-reflect sa buhay mo. Hindi dapat nagmamanifest sa iyan. Dahil anak ka ng Diyos, pinalaya ka ng Diyos, nilagay ka ng Panginoon sa kanyang covenant, nakipagtipan sa'yo ang Panginoon, at ang pakikipagtipan ng Diyos na ito ay sinasabi niyang everlasting, no? I will make to them an everlasting covenant, di ba? O, tandaan niyo po yan. At yung pong covenant na yan, spiritual po yan, mga kapatid. No? And I will make everlasting covenant to them. I will never stop doing good to them. And I will put desire in their heart to worship me. And they will never leave me. Friends, mga magulang, mga kapatid, mga kamanggagawa kay Kristo. Alam niyo po, sa panahon ngayon, ang kaaway ay nagkukumahog na tayo po'y bubuin. Pero yan po ay hindi kayang magwagi sa atin kapag ka po tayo ay patuloy na umahakbang at pinangangatawanan natin na tayo ay pinalaya ng Panginoon, na hindi natin sasayangin ang ginawa ng ating Diyos sa pagpapalaya sa atin, na hindi natin nahayaan na masayang ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Alam natin ang katotohanan na si Kristo lang ang nakapagbigay sa atin ng kalayaan. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kalayaan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Na ang katotohanan na ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay. At kapag tayo ay nanatili sa kanyang aral, malalaman natin, no, ang tunay na tayo nga ay disipulo ng Diyos. Malalaman natin ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa atin. Tandaan niyo po, wala nang bisa ang kasalanan sa atin. Yung kasalanan na yan, dapat hindi na yan nagmamanifest sa atin. At kung tayo'y pinasok niyan, putulin agad natin yan. Sirain agad natin yan. Itaboy natin yan. Rebukin natin yan. Palayasin natin yan. Dahil hindi na tayo alipin ng kasalanan. Alipin na tayo ng righteousness ng Panginoon. For you are belong to Jesus. The power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Amen. At ikaw ay may kalayaang tumawag sa Diyos. Dahil pinalaya ka na ng Panginoon, malaya ka rin makatawag sa Diyos. Because you know who is the truth. At ang katotohanan, alam mo na ang Diyos ay sumasagot sa mga taong may malinis na puso. Huwag po nating hayaan na tayo po'y gupuin at tayo po'y padapain ng gawa ng kaaway sa ating buhay. Patuloy tayo naglilingkod sa Panginoon, patuloy tayong panindigan sa tipan ng Diyos sa atin. At ang tipan na ito ay nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, ng kabanalan. No? Sabi nga ng letter B ng Romans 6, chapter 6 verse 22, now you do those things to lead the holiness and result and eternal life. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos,
napakadakila mo, God, sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong patuloy na pagtuturo sa amin. Patungkol po, Panginoon, o Diyos, sa iyo pong pakikipagtipan sa amin. Dalangin ko nga po, Panginoon, o God, na patuloy namin mahakbangan ang lahat ng ito. Ayon lamang po sa iyong kagustuhan, Panginoon. Hindi kami malayo, o Diyos, sa naisin mo na kung saan, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sapagkat sa pakikipagtipan mo, Panginoon, sa amin, tinakda mo na, Panginoon, Lord, ang kalayaan ng bawat isa. Salamat po sapagkat sa kalayaan ito, nalaman namin ang katotohanan at alam namin, Panginoon, Lord, na sa pamamagitan po ng katotohanan na ito, naunawaan namin kami po'y pinalaya mo na sa kasalanan at hindi na kami dapat pa namumuhay pa dito. Salamat din po sapagkat, Lord, may karapatan na kami, Panginoon, malaya na kami makakatawag sa iyo. At tunay nga po, Panginoon, o God, na dinideklara ko, Diyos, na kung meron man, Panginoon, sa mga kapatid ko na nanonood, nakikinig ng live stream na ito, Panginoon, o God, na meron po kabagabagan, may mga problema, pagsubok na pinagdaraanan sa kanyang buhay, Panginoon, o God, dalangin ko po, Panginoon, na iparanas mo po sa kanila ang kalayaan, o Diyos, o God. Palayain mo po sila, Panginoon, o God, sa lahat ng bagay na kanila po mga pinagdaraanan. Lord, nakakapigil po sa kanila pong paglilingkod sa iyo. Lord, salamat po sa gabing ito, Panginoon. Muli mo kaming ginising, minulat ang aming kaisipan, Panginoon, na kami nga po, Panginoon, ay binigyan mo ng tipan na pangwalang hangganan. Ito po ay aming pinagpapasalamat. Salamat po, Diyos. Muli, Panginoon, inagawad po namin sa inyo ang mataas na uri na papuri at pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Uli, inaanyayahan ko po kayo sa pakikinig sa ibang araw. Ito po ay nagaganap sa araw po ng Martes at Huwebes sa tuwing ikapito ng gabi ng ating pong live streaming. So maraming salamat po sa inyo. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab Cruzada, ng Jesus Be Lifted Up, Laminos, Pangasinan. Maraming salamat po. Thank you.